pananagutan kita. Pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin. Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay. Katawan ko lang ang minahal mo at hindi ang pagkatao ko. Mr. Romantiko. Kumusta po kayong lahat? Mga giliw naming tagapakinig, inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga tagasubaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating tulang. Mr. Romantiko. Magkaminsan sadyang hindi patas ang tadhana dahil madalas ay hinahayaan niyang muling tumibok ang iyong puso sa iba kahit na ikaw ay hindi na malaya dahil nakatali na sa isang malaking obligasyon. Mabubuhay ka na lamang sa panghihinayang at pangarap na sana'y maaaring ibalik ang kahapon para magisnan ang kanyang pag-ibig. Subalit patid mo at mapagtatanto mo na imposible nang mangyari ang bagay na yon. Kaya ang tanging mauusal mo na lamang sa iyong sarili ay ang malabis na panghihinayang. Oo na, sana. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon at do'y magisnan na ang pag-ibig mo. Magandang umaga po mga giliw naming tagapakinig. Narito na ngayon ang kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Ang sulat ay padala ng isa nating taga-subaybay mula sa Mariveles, Bataan at siya'y nagpatago sa pangalang Clarissa. Kalipas nating kasaysayan, oh sayang. Dear Mr. Romantiko, nang makapagtapos ako ng kolehiyo sa edad na 22, dalawa lang noon ang aking hangad, ang magkaroon ng magandang trabaho at ng sariling pamilya na punong-puno ng pagmamahalan. Pero naging mailap sa akin ang pag-ibig. Wala akong nakitang lalaki na pumasa sa standards ko. Simple lang naman yun. Ang gusto ko lang naman yung pasipag, responsable, tapat, at syempre, yung mahal ako. Hanggang sa nakilala ko si Manuel. 30 years ang tanda sa akin at isang byudo. Kaibigan siya ng aking ina. At ito, ang naging daan para magkalapit kami. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon at do'y magisnan na ang pag-ibig mo. Clarissa, di ba may lakad kayo ni Manuel mamayang hapon? O bakit hindi ka pa naghahanda? Maaga pa po, Ma. Hmm? Alas 4 pa naman po yung usapan namin. Ganun ba? Opo. Oh, kumusta na ang soon-to-be bride? Ay, bakit parang malungkot ka? Kinakabahan po ako. Ha?
Bakit ka naman kakabahan, anak? Mabuting lalaki si Manuel. Masipag, mapagmahal. At higit sa lahat, may kinabukasan ka doon. Sinasabi ko sa'yo, hindi ka magsisisi na siyang pinili mong mapangasawa. Oh, mahal mo ba talaga si Manuel? Oo po, Ma. Oh, mahal ko po siya. Oh, bakit may pag-aalinlangan ka? Hindi naman ako nag-aalinlangan kay Manuel. Pero siyempre, hindi ko rin po maiwasan na kabahan. Lalo na't ilang araw na lang, pag-iiba ng takbo ng buhay ko. Alam mo, para mawala yung mga kaba mo, ay magdasal ka. Hilingin mo sa itaas na bigyan kanya ng lakas ng loob para harapin ang bagong yugto ng iyong buhay may asawa. Clarissa, napagod ka ba sa lakad natin? Medyo. Pero okay lang. Kasama naman kita. Nasabi sa akin ng mama mo na kinakabahan ka raw sa kasal natin sa susunod na linggo. Iniisip ko lang kung anong magiging kapalaran natin. Pagiging maganda kaya ang takbo ng ating buhay bilang mag-asawa? Kailan ko kaya makakasundo ang anak mo si Ronaldin? Pinapakitaan ka pa rin ba niya ng hindi maganda? Okay naman ang pakikitungo ni Ronaldin sa akin ngayon. Pero mararamdaman mo pa rin sa kanya na tutuloy siya sa muling pagpapakasal mo. Nagpapakita lang siya ng magandang pagtrato sa akin kasi siyempre yun ang sinabi mo. Nakausap ko na ang anak ko tungkol sa panibagong buhay na tatahakin natin. Nangako naman siya sa akin na uunawain niyang lahat at handa ka raw niyang igalang bilang stepmother niya. Well, siguro nga, sa kalooban niya, tutol pa rin siya sa relasyon natin, pero alam ko matatanggap din niya ang lahat balang araw. Manuel. Huwag ka nang mag-alala. Dapat pareho tayong masaya dahil malapit na ang ating espesyal na araw. Manuel, salamat. At akong napili mong mahalin. Sa Diyos tayo dapat magpasalamat dahil pinagtagpo niya tayong dalawa. Clarissa, tapos na. Ang ganda naman ng pagkaka-makeup mo sa akin. Salamat, Ronaldin. Walang anuman. Bukod sa nanggaling kay Papa yung utos na makeupan kita, di naman ako pwedeng tumanggi sa kanya. Ronaldin, alam kong tutol ka sa muling pag-aasawa ng Papa mo. Tanggap ko naman yung desisyon niya. Bukod sa importante lang naman sa akin yung maging masaya uli si Papa. Susuportahan ko siya. Salamat ulit sa'yo. Ang hiling ko lang sa'yo, sana maging mabuting asawa ka rin sa kanya. Mahalin mo siya hanggang sa huli. Maasahan ko ba yon? Mr. Romantiko. Romantiko, naikasal din kami ni Manuel at naging maayos ang aming pagsasama. Ramdam kong mahal na mahal ako ng aking asawa at ginagawa niya ang lahat para ako'y maging masaya sa kanyang piling. Ngunit, sadyang sa buhay mag-asawa, hindi mawawala ng pagsubok na susukat sa aming katatagan. Sa dalangin ay pabalik ang panahon.
Kaya lagi ako nahihirapang umihi. Tapos pag nakaihi na ako, may nakikita akong dugo sa ihi ko. Sumasakit din ang buong katawan ko. Ano kaya itong sakit ko? Manuel? Manuel, ayos ka lang ba dyan? Sandali lang, mahal. Tapos na ako. Plus ko lang to, sandali. Gagamit ka ba ng banyo? Hindi. Manuel? Hmm? May nararamdaman ka ba? Wala. Ay, kita mo naman. Ang lakas-lakas ko, oh. Ang liksik ko pa. Napapansin ko kasi, parang may iniinda kang sakit sa katawan. Oh. At saka, umapayat ka. Uy, alam mo namang on diet ako, di ba? Diet ba yung kumain ka ng tatlong chicken barbecue kanina sa birthday party ng apo mo? Eh, naka. Tana na nga sa kwarto, mahal. Kinaantok na rin ako, eh. Ayan. Pasok na. Halika na. Nakahiga na ako. Ba't hindi ka pa mahiga? Halika na. Manuel, tatapatin na kita. Nag-worry na ako sa iyo, eh. Bakit? Yung health mo. Oh. Parang hindi okay. Sabihin mo sa akin, ano ba ang mga nararamdaman mo? Ay, yun lang. Nahihirapan akong umihi. At kapag nakaihi naman ako, may kasamang konting dugo. Madalas din sumasakit ang buong katawan ko, lalo na yung mga buto ko. Sabi ko na nga ba, eh. Clarissa, alam kong nag-aalala ka para sa akin, pero sabi ko naman sa iyo, kaya ko ito. Huwag ka na mag-worry, okay? Bukas sasamahan kita. Magpa-check up ka sa doktor para malaman at maagapan yung sakit mo. Manuel, anong sabi ng doktor? May isinagawa silang ilang test sa akin, ano? Tatawagan na lang daw nila ako pag may results na. Pero, Clarissa... Bakit? Sabi sa akin ng doktor, may mga nakita silang sintomas na may diferensya ang aking prostate. Huh? Isa pa, yung papa ko, prostate cancer ang ikinamatay. Kaya may posibilidad na magkaroon din ako ng ganoon. Diyos ko. Espekulasyon pa lang yun. Hintayin muna natin lumabas yung mga resulta ng lab test. Manuel. Sakali mang may prostate cancer nga ako, hindi mo naman ako iiwan, di ba? Sasamahan mo kung lumaban hanggang sa gumaling ako. Oo naman. Manuel, hindi kita iiwan. Ano man yung nararamdaman mo, narinito ko para tulungan at alagaan ka. Mr. Romantiko. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon. Mr. Romantiko, dumating ang araw na kinatatakutan ko. Ang paglabas ng resulta ng tests na isinagawa kay Manuel. Confirmed. May prostate cancer ang aking asawa. Nakapanlulumo.
Pero kailangan naming harapin ang pagsubok sa aming buhay. Samantala, nahinto sa trabaho si Manuel habang ako ay nagpatuloy sa aking hanap buhay. Kailangan ko magtrabaho para matulungan ang aking asawa na maisalba ang kanyang buhay. Bakit kaya minsay sadyang kay damot ng tadhana? Pa, nakapagluto na ako ng pananghalian, oh. O, aalalayan mo kayo papunta doon sa mesa. Huwag na, huwag na. Ha? Nakakatayo't nakakalakad pa naman ako. Salamat, Ronaldine. At nagkaroon ka ng oras na dalawin ako. Hindi ba ako nakakaistorbo sa trabaho mo? Huwag kayo mag-alala pa. Home base yung trabaho ko, kaya hawak ko ang oras. Oh. Okay. Pwede ka na. Ayan na. Upo na kayo sa mesa pa. Salamat, anak. Wala yun. Siya nga pala. Anong oras ang uwi ng asawa niyo? Ay, mamaya pang alas 7 ng gabi ang uwi noon. Ganun ba? Kaya pala hindi niya kayo naaalagaan. Anak, tumutulong si Clarissa sa pagpapagamot ko, kaya nagdodobli kayo siya sa trabaho. Pero malaki naman yung naipon yung pera, di ba? Oo, malaki nga, pero sa sakit ko, madali yun mauubos kung doon lang kami aasa sa ipon. Sa totoo lang, nagigilty ako dahil parang nagiging pabigat na ako kay Clarissa. Huwag kayo magsalita ng ganyan pa. Nung meron naman kayong trabaho, nakinabag din naman siya sa inyo. Ah. Lagi kong ipinagdarasal sa Diyos na sana'y gumaling ako sa sakit kong ito. Ang hirap pag ganito. Pa, hindi lang kayo dalawa ni Clarissa ang humaharap sa pagsubok na ito. Kasama pa rin ako. At handa akong tumulong sa abot ng aking makakaya. Jeep. Paano ko makakauwi nito? Kamusta na kaya si Manuel? Tulad ako. Tricycle! Tricycle kayo dyan! Wala kayong masasakyan jeep ngayon kasi strike. Ayaw aprobahan ng gobyerno yung hiling nilang taas pasahe. Kung magta-tricycle no, naman ito, sigurado na mahal ang pamasahe mula Freeport area hanggang Biara. Eh, ikaw, miss. Lika-lika. Ha? Lika na sa tricycle ko. Magkano ang pamasahe, Manong? Manong talaga? Tignan mo naman ang itsura ko. Mukha ba akong manong? Sorry, bossing. Bata ka pa pala. Tingin ko, magkasing edad lang tayo eh. Teka, saan ka ba, miss? Sa ano, Biyaan. Biyaan? Oo. Ako, malayo nga yun ah. Pero sige, sige. Iyatid kita sa Biyaan. Renta lang ang pamasahe. Mura lang pala. Oo, mura lang. Sige, sasakay na ako. Kailangan ko na kasi makauwi ng bahay. Bossing, Diyan na lang ako. Okay. Etong bayad ko, oh. 30 pesos yan. Salamat, ha? Wala yun. Sakay ka ulit sa tricycle ko. Sa ulitin, ha? Sure, bossing. Ay, so
bukas. Nakauwi na rin para makapagpahinga. Pero teka, kailangan ko munang ayusin at linisin ang tricycle ngayon para bukas. Papasok na lang ako sa eskwelahan. Mahirap talaga kapag working student. Lalo na sa edad kong 30. Pero wala sa edad yan eh. Kahit abutin pa ako ng 50 anyos, basta't makapagtapos ako ng pag-aaral para maabot kong pangarap ko. Teka, makapaglinis na nga ng tricycle. Teka, ano to? Bakit? May naiwang ID sa loob ng tricycle? Kanino kaya ito? Aba, kay Miss Beautiful pala ito. Na taga Biyaan. Clarice Mendoza palang pangalan niya. At nagtatrabaho sa isang factory sa Freeport area. Aabang ako sa bukas at ibabalik ko ito sa kanya. Pagkakataon ko na rin para mapalapit kay Miss Beautiful. Mr. Romantiko. Sayang, ngayon lang tayo nagkatagpo. Mr. Romantiko, kahit pagod na ako dahil sa aking 8 to 5 job, sinisikap ko pa rin magkaroon ng oras para kay Manuel. Pero alam kong kulang pa rin yun. At kahit ilang beses na sinasabi sa akin ng aking asawa na naiintindihan niya ako, alam kong deep inside him, nasasaktan siya dahil sa aming sitwasyon. Oh, sayang, pagsuyong ngayon lang dumating. Bakit bumaba ka kaagad? Sana hinintay mo na ako para maalalayan kita. Maaring may cancer ako, pero hindi naman ako baldado. Nakakalakad pa rin ako. Sige, sige na. Maupo ka na, mahal. Pinagluto kita ng agahan. Nakapaglaban na rin ako, kaya wala ka na aalalahanin. Clarissa. Bakit malungkot ka? Ang dami mo ng sakripisyo para sa akin. Nakukonsyensya na rin ako. Imbis na makatulong, nagiging pabigat pa ako sa'yo. I'm sorry, Clarissa. Manuel, ilang beses ko nang sinabi sa'yo, kailanman hindi ko inisip na naging pabigat ka sa'kin. Ginagawa ko lang ang obligasyon ko bilang asawa. Alam mo, naniniwala ako gagaling ka. Gagaling ka sa sakit mo. Makakabawi ka rin sa akin. Lagi mong pinalalakas ang loob ko. Napakaswerte ko dahil akong minahal mo. Salamat, Clarissa. Pwede mo wala, malilate na ako sa trabaho. Ano ba naman yan? Anong hinahanap mo, mahal? Yung ID ko, nawawala eh. Hindi ko alam kung saan ko nailagay. Oh. Baka nahulog sa bag ko kagabi ah. Naku, magkakaproblema ako nito pagpasok sa trabaho. Pwede sabihin mong nawala yung ID mo para igawa ka uli nila ng bago. Pa, dito na ako. Ay, bukas pinto. Sandali, Ronaline. Anak, pasok na. Clarissa, meron naghihintay sa'yo na tricycle driver sa labas. Ha? Tricycle driver? Oo. O, tamang-tama. Yun na lang ang sakyan mo papunta sa trabaho. Balita ko kasi, strike pa rin yung mga jeep ngayon. Malilate ka na sa trabaho mo, mahal. Sige, alis na ako. Bye, Manuel. Okay. Ano ba naman yung asawa niyo? Hindi mo lang nag-goodbye kiss bago umalis?
Hayaan mo na, Ronaldy. Nagmamadali yung tao. Clarice? Ay, ikaw pala yung sinasabing tricycle driver na naghihintay sa akin. Bakit mo nga pala alam ang pangalan ko? Eto, naiwan mo sa loob ng tricycle ko kagabi. Ay, ang ID ko. Ay, naku, buti naman at nakita mo to. Namoproblema na nga ako kanina pa, kakakahanap dito eh. Salamat, bossing, ha? Benny. Salamat ulit, Benny. Nga pala. Sino yung babaeng napagtanungan ko nang pumasok sa loob ng bahay mo? Medyo masungit eh. Ah, yun? Stepdaughter ko yun. May asawa ka na pala? Oo. Pero nasa bahay lang siya kasi may sakit eh. Yung anak ka nag-aalaga sa kanya habang nasa trabaho ako. Ah, ganun ba? Mm-mm. O ano pa hinihintay natin? Sakay ka na. Malilate ka na sa trabaho mo. Mabuti pa nga. Mr. Romantiko. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon. Mr. Romantiko, mula noon, naging magkaibigan na kami ng tricycle driver na si Benny. Madalas niya akong hatid sundo sa bahay at opisina. Hindi na rin siya nagpapabayad ng pamasahe dahil kaibigan naman daw niya ako. Mabuting tao si Benny. Masikap, matalino, at higit sa lahat, tapat. Samantala, dahil sa sakit ni Manuel, kaya madalas kami magkaroon ng problemang pinansyal. At kahit na ilang beses ako mag-overtime sa trabaho, hindi pa rin yun sumasapat sa mga gastusin. Mapanatili lamang buhay ang aking asawa. Minsay sabiyang kay damod ng tadhana. Salamat ulit sa paghatid sa akin dito sa bahay, Benny, ha? Pagod na pagod ka eh. Baka magkasakit ka niyan kung panay ang overtime mo. Dasal na lang talaga sa Diyos ang sandigan ko para hindi ako magkasakit. Kailangan kumayod ng kumayod eh. Dahil malaking pera din ang kakailanganin ko para maipagamot ulit ang asawa ko. O siya, sige na, Benny. Papasok na ako sa loob para makapagpenga na ako. Sandali. May ibibigay ako sa'yo. Ito. Sobre? Ano to? Konting tulong para sa pagpapagamot ng asawa mo. Pero Benny, ayoko makadagdag pa ako sa poproblemahin mo. Sige na, tanggapin mo na. Huwag ka na mahiya. Sige, salamat ah. Huwag ka mag-alala. Gagawa ako ng paraan para mabayaran kita. Huwag mo nang bayaran. Bigay ko na yun sa'yo. Makakaipon pa naman ako eh. Kaya huwag mo akong alalahanin. Kailangan gumaling ang asawa mo para hindi na kita nakakitang malungkot. Palagi mong tatandaan, Clarice. Kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mahiyang lumapit sa akin. Handa akong tumulong at dumamay sa'yo anumang oras. Na. Niluto ko para sa inyo. Ay! Clarice, nandito ka na pala. Maaga yata uwi mo. Oo, maaga ko kasing natapos yung trabaho ko sa opisina. Kaya pinauwi na ako ng boss ko. Uy, dapat ka lang pa uwi ng maaga. Ay, mukha ka ng haggard. Ah. Ano nga pala yan niluto mong pagkain, anak? Ginisang pechay tsaka repolyo na may konting karni ng baboy. Oh. Hindi ko din namiyan yung karni kasi bawal sa inyo. Bah, mukhang masarap. Ay, tara, kumain na tayo. Mahal, siya ha pala. Na-aprobahan yung vacation leave ko na 5 araw. Kaya masasamahan kita pagbalik natin sa ospital. Buti naman.
Para magkaroon ka ng panahon sa asawa mo. Samantalahin mo na rin yan para makapagpahinga ka. Yun nga, mahal. Kailangan na kailangan ko talaga ng pahinga. Ay, siya nga pala. Meron akong tatanong sa'yo, ha? Kaano-ano mo yung tricycle diver na madalas na naghahatid sundo sa'yo? Kaibigan ko. Talaga? Kala ko, pinsan mo. Kasi napapansin ko, close kayong dalawa. Kaibigan ko si Benny. At saka siya na rin yung inuupahan ko para ihatid sundo ako sa trabaho. Alam mo naman dito sa lugar natin, mahirap mag-commute. Kailan pa yan? Nung nakaraang buwan pa yan pa, kasi napapansin ko, imbis na pumasok agad sa loob ng bahay yung si Clarice, nagkukwentuhan pa sila ng lalaki. Sa totoo lang ha, ang pangit tingnan na nakikipagkaibigan ka sa ibang lalaki. Eh alam mo naman na may asawa ka na. Wala naman kami ginagawang masama. O hindi mo ba naisip na pwede kayong pag-chismisan ng mga kapitbahay kapag nakita kayong palagi magkasama ng tricycle driver na yun? Ano? Clarissa, may punto si Ronaldin. Alam naman nating marami tayong kapitbahay na chismosa. Ayaw kong makarinig na meron silang sasabihing masama sa'yo. Manuel, nagsiselos ka ba? Hindi. Sige, sige. Susundin ko ang sinabi ni Ronaldin. Basta Manuel, palagi mong tatandaan na wala kang dapat na ikaselos kasi ikaw lang ang mahal ko. Mr. Romantiko. Sayang, pagsuyong ngayon lang. Mr. Romantiko, simula nang malaman ni Manuel ang tungkol sa pagkakaibigan namin ni Benny, naging tahimik na siya. Walang kibo. Alam kong nagsiselo siya. Kaya sinubukan ko na lamang umiwas. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon pagdo'y magis na na ang pag... Oh, nandito tayo sa tapat ng barangay hall ng Biyaan. Dito muna ako iyahatid sundo sa tapat ng barangay hall, ha? Para makaiwas ako sa mga chismosa sa lugar namin. Oh, naintindihan ko, Clarissa. Ayoko na naman kasing magselo sa akin ang asawa mo, eh. Ano, kumusta na pala siya? Wala pa rin pagbabago sa estado ng kalusugan niya. At nakakaapekto na yun sa pag-uugali niya. Madalas siyang galit, aburido. Nawawala na siya ng pag-asang gumaling. Mahirap na sakit ang prostate cancer. Oo nga, yun nga, Benny. Sa totoo lang, hindi ko na rin alam kung gagaling pa ba ang asawa ko sa sakit niya. Huwag ka pa rin mawala ng pag-asa. Maging matatag ka. Dahil sa panahong ganito, kailangan ng asawa mo ng matibay na masasandalan. At ikaw yun. Ipakita mo sa kanya na matatag ka, matapang ka, para hindi siya mawala ng pag-asa at lumabang pa rin para sa buhay niya. Alam mo, Benny, ikaw ang nagpapalakas ng loob sa akin. Kung hindi tayo nagkakilala, baka matagal na akong sumuko. Maraming salamat at palagi kang nandyan sa tabi ko para tumulong. Ginagawa ko ito kasi mahalaga ka sa buhay ko. Manuel, bakit hindi ka pa kumakain? May problema ka ba? Manuel! Bakit mo naman tinambag yung pagkain mo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Ayoko na! Pagod na ako! Suko na ako! Nararamdaman kong paghihirap na dinaranas mo. Pero nakikiusap ako sa'yo. Huwag ka namang sumuko. Ang haba na ng nilakbay natin. At yung sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Hindi ka nag-iisa sa labang ito. Kasama mo
ko, Manuel. Magtutulungan tayo hanggang sa gumaling ka. Nakukonsyensya na ako, Clarissa. Nakikita kong hirap na hirap ka na dahil sa akin. Hindi ko na kayang makita ka na ganyan. Ayoko nang maging pabigat sa'yo. Manuel, ilang beses ba sasabihin ko sa'yo, hindi ka pabigat? Naiintindihan kong pinagdaraanan mo. Hindi mo kasalanan magkasakit, Manuel. Ang kailangan mo sa ngayon, matibay na pananampalataya sa Diyos. Lisa. Sana, tama na. Tama naman. Gagaling ka rin. Magtiwala lamang tayo sa Diyos. Salamat, Ronaline, ha? At dumating ka na maaga para bantayan si Manuel. O paano? Alis na ako, ha? Kailangan kong pumasok na maaga sa trabaho. Okay. Umalis na si Clarissa. Sundan ko kaya. Aalamin ko kung sinong maghahatid sa kanya sa trabaho. Ayon si Clarissa. Naghihintay sa tapat ng barangay hall. Hindi niya ako makikita dito dahil nagtatago ako sa likod ng van. Ay, may humintong tricycle. Yun na namang tricycle driver na kaibigan niya ang maghahatid. Nagsinungaling si Clarissa sa amin ni Papa. Sabi niya, iniiwasan niya na yung lalaki na yon. Hindi kaya may relasyon silang dalawa? Kailangan malaman ito ni Papa. Saan ka galing, Ronaline? Sinundan ko lang si Clarissa, pa. Kasi may kutub ako. Nakikipagkita pa siya dun sa tricycle driver na yun. Hindi nga ako nagkamali. Anong ibig mo sabihin? Nagsinungaling si Clarissa sa atin. Sabi niya iniiwasan niya na yung lalaki na yun. Pero hindi. Nagkikita silang dalawa doon sa tapat ng barangay hall. Isipin niyo pa, bakit kinakailangan pa magsinungaling sa atin ang asawa niyo kung wala siyang ginagawang masama? Hindi magagawa ni Clarissa yan sa akin. Pa, lakasan yung pakiramdam niyo dyan kay Clarissa, ha? Huwag kayong magbulag-bulagan. Ako ramdam na ramdam ko, may ginagawang kabalbalan ang magaling niyong asawa. Mr. Romantiko. Sayang, ngayon lang tayo nagkatagpo. Mr. Romantiko, sa pagdaan ng panahon, patuloy sa pagbabago ng ugali si Manuel. Mas naging magagalitin siya. Madalas din siyang umiyak, hindi natutulog, at palaging nawawalan ng ganong kumain. Sobra akong nag-alala dahil siguradong makaka-apekto ito ng malaki sa kalusugan ng asawa ko. Pero kahit anong saway at pakiusap ko kay Manuel, hindi siya nakikinig sa akin. Si Benny ang naging sandigan ko sa tuwing masama ang loob ko sa aking asawa. Palagi siyang nasa tabi ko at ramdam ko na nag-aalala siya sa akin. Pero aaminin kong malapit na akong bumigay. Manuel, tapos na akong magluto. Tara, kumain na tayo. Wala akong ganang kumain. Hindi ka na kumain kaninang umaga. Paano ka gagaling yan kung palaging walang laman ang sikmura mo?
Wala akong nabalita ang gumaling sa sakit na prostate cancer. Meron ba? Kung wala, nagsasayang lang tayo ng panahon. Eh ano bang gusto mo? Gusto mo na mamatay? Kung pwede nga lang. Para matapos na ang paghihirap natin dalawa. Alam mo, pagod na ako sa mga kinikilos mo. Ilang beses kong sinabi sa'yo na magpakatatag ka. Pero ano ginagawa mo? Hindi mo kasi alam ang mga nararamdaman ko. Yung bawat kirot at sakit na bigla-biglang sumusulpot dito sa katawan ko. Pagod na ako. Tanggapin na lang natin na wala na akong pag-asa pang gumaling. Sige. Kung ayaw mo nang gumaling, hindi na kita pipilitin. Wala na akong magagawa sa ugali mo. Wala na! Maiwan na nga kita. Pupunta na ako sa kwarto para mag-impake. Alis ka. Hihiwalayan mo na ako. Manuel, ayaw kong gawin ito. Pero haba na ng pasensya at sakripisyo binigay ko sa'yo. Pero sa halip na tulungan mo ako sa problema natin, lalo mo lang dinadagdagan ng mga pasani natin. Manuel, pagod na ako. Pagod na ako sa kakapasan sa'yo. Clarice, please, huwag kang umalis. Nagmamakaawa ako sa'yo. Kailangan kita. Mahal kita. Kung ayaw mo akong umalis at iwan kita ng tuluyan, baguhin mo yung ugali mo. Bumangon ka! Magpakatatag! Huwag mo nang dagdagan pa ang mga problema natin! Clarice! Benny! Sandali! Papunta na ako dyan! Ang lakas ng pormahan natin ngayon, ah. Ha? San ba lakad mo? At saka nasan na yung tricycle mo? Hindi ko dinala yung tricycle ko. Dahil may lakad tayong dalawa. Ito, surprise ako sa'yo. Ano to? Regalo? Happy birthday! Thank you, Benny. Buti naman naalala mong birthday ko. Nakita ko kasi sa Facebook notifications na birthday mo. Kaya agad akong bumili ng regalo. Sana magustuhan mo. Alam mo, sa totoo lang, nakalimutan kong birthday ko ngayon. Ha? Kahit na sa trabaho, walang bumati sa akin eh. Kasi hindi ko naman sinasabi yung birthday ko sa kanila. Busy ka ba ngayon? Hindi naman. Bakit? Yayain sana kitang kumain sa labas at para mamasyal na rin kahit dalawang oras lang. Total lang din naman si Ronaline para mag-alaga sa papa niya. Sige. Sige, sasama muna ako sa iyo. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon at iguhit na muli ang nakaraan. Sana'y kaya kong baguhin lahat. Hindi ba magagalit si Manuel na ngayon ka lang umuwi? Ganitong oras naman ako umuwi eh. Kaya hindi yun magagalit sa akin. Benny, salamat ha. Pinasaya mong birthday ko. Nakalimutan ko ang mga problema ko. Clarice, sana nakilala na kita nung malaya ka pa. Kung pwede lang sanang maibalik ang panahon. Anong ibig mo sabihin? Nanghihinayang ako. Sayang. Bakit kasi ngayon lang tayo nagkatagpo? Kung nakilala kita noon pa lang, edi sana malaya akong masasabi sa'yo na mahal kita. Benny? Oo, mahal kita. Pero kailangan kong kim-kimin noon ang aking nararamdaman. Kasi ayokong makasira ng relasyon. Kaso Clarice, hindi ko na kayang itago. Hindi ko naman hinihiling sa'yo na mahalin mo rin ako.
Dahil alam ko namang imposible mangyari. Pero at least, nasabi ko sa iyong totoo. Benny. Basta, lagi mong tatandaan. Hindi man maging tayo. Palagi pa rin ako nandito sa tabi mo. Para damayan. At mahalin ka ng walang kapalit. Sa dalangin ay hinihiling ko lumakad sanang pabalik ang panahon. Sana Mister Romantiko. Mr. Romantiko, parang kidlat na tumama sa aking puso ang mga sinabing yun ni Benny. Aaminin kong magaan na agad ang loob ko sa kanya kahit nung una. At sa pagdaan ng panahon na magkasama kami, unti-unti kong naramdaman ang pagnanais na makasama ko siya palagi. Oo, hindi ko namamalayan na tumitibok na pala ang puso ko kay Benny. Pero alam kong hindi ko pwedeng ipakita o iparamdam yon sa kanya dahil ako ay may asawa na. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon at igunit na muli ang Kumusta naman ang trabaho mo, Clarissa? Nag-overtime ka ba kagabi? Ayos lang ang trabaho ko. As usual, busy. Daming ginagawa. Sayang, hindi tayo nakapaghanda sa birthday mo kahapon. Pero may regalo ako sa'yo. Ayun, nakapatong sa ibabaw ng ref. Bala ko sanang ibigay sa'yo kagabi pag-uwi mo, kaso tuloy-tuloy ka na doon sa kwarto para magpahinga pag-uwi mo. Salamat. Clarissa, mahal mo pa rin ba ako? Oo naman. Bakit mo naman naitanong yan? Iba kasing nararamdaman ko. At ano naman yung nararamdaman mo? Parang nanlalamig ka na sa akin. Hindi ako nanlalamig sa'yo. Pagod lang ako sa trabaho. Ibang-iba ka na ngayon. Hindi ka na yung katulad ng dati na... Well, kung sa bagay, hindi kita masisisi kung manlamig ka sa akin dahil hindi kita matulungan. Pabigat lang. Ayan ka na naman eh. Paulit-ulit ka na lang. Yan ang kinainis ko sa'yo eh. Masyado kang paawa. Siguro nga dahil sa sakit mo, kaya limitado lang ang kilos mo at hindi mo ako matulungan sa paghahanap buhay. Pero marami ka pang pwedeng gawin para makatulong ka sa akin. Kaso anong ginagawa mo? Puro ka self-pity. Clarissa. Ewan ko ba kung bakit? Kung bakit ako nag-asawa ng mahina ang loob? Pinagsisisihan mo na na akong pinakasalan mo. Oo! Sising-sisi ako, Manuel. Kasi lalo mo lang pinabibigat ang problema natin. Diyan ka na nga. Ako, Clarissa. Mabuti naman at dinalaw mo ako dito sa bahay. Miss na kita. Kayo rin po, ma. Namiss ko po kayo.
pasensya na kung hindi ako masyado nakakadalaw dito sa inyo. Oo, maupo ka muna, anak. Salamat po. Oh, kumusta na pala yung asawa mo? Ayun, palala ng palala ang sakit. Pati yung ugali niya, naapektuhan na rin. Kaya ka ba napadalaw dito? Dahil nagtalo kayo mag-asawa? Ay, opo ma. Paano ba naman kasi? Ang hina ng loob niya. Mabigat na nga po yung problema namin. Lalo pang bumibigat dahil sa pag-uugali niya. Ako anak, pagpasensyahan mo na lang ang asawa mo. Alam ko mabigat na pagsubok yung pinagdadaanan niyo. Pero hindi pa rin yung dahilan para bumitiw kayo pareho. Ma, pagod na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa kanya. Gulong-gulo ng isip ko sa kahanap ng solusyon sa problema namin. Pagod na akong kumilos mag-isa. O ano ngayon ang plano mo? Hihiwalayan mo na ba ang asawa mo? Mr. Romantiko. Sana'y maaaring ibalik. Mr. Romantiko, pumasok na sa isipan kong hiwalayan na si Manuel. Dahil aaminin kong unti-unting nawawala ang pagnanais kong makasama siya. At ang pag-ibig ko kay Benny, hindi man siya perpekto, pero nasa kanya ang matagal ko nang hinahanap sa isang lalaki. Bukod sa simula pa lamang, may connection na kaming dalawa. Kung totoo ang soulmate, sigurado akong si Benny yun. Sayang nga lang, huli na siyang dumating sa buhay ko. Kung kailan wala akong kalayaang umibig. Pero sa kabila ng lahat, Mr. Romantiko, nagdesisyon pa rin akong manatili kay Manuel. Pagsuyong ngayon lang dumating. Hindi na Benny? Uy! Ang bilis mong tumakbo ah. Buti hindi ka nata pilok. Ang taas pa naman ang takong ng sapatos mo. Ay, happy birthday. Ay. May regalo ko sa'yo. Talaga? Mm-mm. Ito oh. Alam ko magugustuhan mo yung laman yan. Wow! Brand new shirt at ang to, pantalon. Salamat ah. Siya nga pala, dahil birthday ko ngayon, may sorpresa din ako sa'yo. Ha? Mamamasyal tayong dalawa at kakain tayo sa labas. View ng dalampasigan kahit gabi. Nakaka-relax ang agos ng tubig. Ang bango ng simoy ng hangin. Nakakawala ng pagod magpalipas dito. Alam mo bang madalas ako dito? Lalo na kapag may problema ako. Talaga? Matagal na sana kitang gustong dalhin dito kaso pagkatapos ng trabaho mo, dumidiretso ka kagad sa bahay nyo. Asa nga pala, alas 10 na ng gabi ah. Baka magalit na sa yung asawa mo. Wala akong pakialam. Ha? Ikaw ang gusto kong makasama ngayon, Benny. Clarice? Sana. Pwede ibalik ang panahon. Sayang. Yung panahon, malaya pa ako. Para walang hahadlang sa pag-ibig na nararamdaman ko para sa'yo. Clarice. Oo, Benny. Aaminin ko. Mahal din kita. Nararamdaman kong ikaw ang soulmate ko. Kaso, pinagtagpo tayong dalawa sa maling panahon. Sayang. Sayang talaga. Pareho tayong nanginayang sa nangyari sa atin. Ako rin. Nangangarap na sana
may kakayahan akong baguhin ang lahat. Kahit yung mismong araw ng kasal niyo ni Manuel, pupunta ako sa simbahan at isisigaw na itigil ang kasal at ipaglalaban kong pagmamahal ko sa iyo. Pero hanggang pangarap lang yun. Kung hiwalayan ko na lang si Manuel, makakaya mo ba siyang iwan sa kasalukuyang lagay niya? Clarice, kung magdedesisyon kang hiwalayan ang asawa mo para sumama sa akin, handa ako. Handa akong maghintay kahit gaano pa yan katagal. San nakalipas nating kasaysayan? Oh, sayang. Nakauwi na rin ako sa wakas. Manuel? Kising ka pa? At saka, kanina ka pa ba nakaupo dyan sa sofa? Oo. Hinihintay kita. Saan ka galing? Mukha namang hindi ka nag-overtime sa trabaho. Manuel, pagod ako. Pakiusap. Bukas na lang tayo mag-usap. Kasama mo ba siya? Ha? Huh? Sino siya? Yung tricycle driver na kaibigan mo. Kaibigan ba talaga yun? O ano? Nagsiselos ka na naman. May dahilan ako para magselos. Dahil yung lalaking yun, ang alam kong dahilan, kaya ka nang lalamig sa akin. Clarissa, tapatin mo ko. Siya na ba ang mahal mo? Manuel. Ano? Bakit hindi mo ako sagutin? Mahal mo na ba siya? Oo, Manuel! Mas mahal ko na siya kaysa sa iyo! Mister Romantiko. Sayang, ngayon lang tayo nagkatagpo. Mr. Romantiko, nasabi ko kay Manuel ng harapan na mas mahal ko si Benny kaysa sa kanya. Nakonsensya ako. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang sakit dahil sa mga sinabi ko. Akin, kaya minsay sadyang kay damot ng tadhana. Nisa. Patawarin mo ko. Kung nasabi ko yun, hindi ko sinasadyang masaktan ang damdamin mo. Pero, yun ang totoo, Manuel. Bakit nawala ang pagmamahal mo sa akin? Dahil ba sa may sakit ako at naging pabigat na ako sa iyo? Dahil ba sa malapit na akong mamatay? Manuel! Alam mo, kung sa ibang asawa yan, binugbog ka na o di kaya pinatay ka dahil sa pagtataksil mo. Pero hindi ko kayang gawin yun sa'yo kahit na ginagawa mo akong tanga. Clarissa, mahal kita. Kung alam mo lang kung gaano kasakit sa'kin na malaman na hindi ka na masaya sa piling ko. Masakit na malaman na niloloko mo ko. Masakit na ibang laban ang puso mo. Ginawa ko naman ang lahat para maging mabuting asawa. Nung wala pa akong sakit, binigay ko sa iyo lahat ng oras at atensyon.
Buong buhay ko. Binigay ko. Kulang pa ba yun? Patawarin ko, Manuel. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayang magalit sa'yo kahit na masakit itong ginagawa mo sa akin. Ganyan kita kamahal, Clarissa. Ganyan ako nagpakatanga sa'yo. Ganyan ako nagpakamartir dahil mahal kita. Kung ayaw mo na sa'kin, kung hindi ka na masaya, hindi ko na ipipilit pa ang sarili ko. Pinalalaya na kita. Kung sino man yung kalaguyo mo, magsama kayo. Huwag ka mag-alala. Hindi ako magagalit dahil ang hangad ko lamang. Maging maligaya ka sa buhay mo. Ma, umalis na po ako kay Manuel. Hiwalay na kayo? Opo. Nakipag-hiwalay na ako, Ma. Ganun ba? Ay, nakakalungkot naman. Ay, halika. Pumasok ka muna. Halika, dito tayo sa loob ng bahay. Oh, nagugutom ka na ba? Ipaghahanda kita ng makakain. Nakapag-agahan ako, Ma. Bago pa ako pumunta dito. Bakit kayo nag-away ng asawa mo? Nag-away ba kayo? Hindi naman kami nag-away, Ma. Pero kasi kailangan po namin gawin ito. Para hindi na lalong masaktan ang mga kalooban namin. O, huwag po kayo mag-alala. Si Manuel mismo ang nagpalaya sa akin. Ano bang dahilan? Bakit umabot kayo sa ganong sitwasyon? Aaminin ko na sa inyo, Ma. May iba akong mahal. Sino? Benny po ang pangalan niya. Pero wala pa po kami relasyon. Sigurado ka ba sa mga nararamdaman mo? Hindi ko ma-describe kung gaano ko kamahal si Benny, Ma. Pero isa lang ang sigurado ako. Mas mahal ko siya kaysa kay Manuel. Ay, nire-respeto ko yung desisyon mo, Clarissa. Pero hindi ka ba nakukonsensya sa ginawa mo kay Manuel? Iniiwan mo ang asawa mo sa gitna ng kanyang karamdaman. Ay, huwag naman sana, pero alam mo, kutob ko dahil dyan sa ginawa mo, eh baka mas mapadali ang kanyang buhay. Ma! Kakayanin mo ba na kapag may nangyaring masama sa asawa mo? Oh. Siyempre hindi. Naku, anak. Sana, nilawakan mo muna ang pag-iisip mo bago mo hiniwalayan si Manuel. Marahil may pagbabagong nangyari sa kanyang ugali. Pero buong ngayon ang takot at pangamba. Dala nga nung sakit na nararamdaman niya. Kailangan niya ng pangunawa at karamay. At ikaw ang inaasahan niya na gagawa nun kasi asawa ka. Pero Ma, ginawa ko na yun. Alam ng Diyos na hindi ako nagkulang sa kanya. Sana hindi mo pa rin siya iniwan. Anong gusto niyong gawin ko, Ma? Ang magtiis sa piling niya? Hanggang kailan? Hanggang kailan ko gagawin yun? Paano naman ako, ang puso ko, ang mga nararamdaman ko? Oo, nakukonsensya ako. Kasi tinalikuran kong obligasyon ko sa kanya bilang asawa. Pero Ma, ayoko namang mabuhay sa panghihinayang. Dahil hindi ko nakasama ang totoo kong mahal. Clarissa,
sa mata ng Diyos at ng batas. Kasal kayo ni Manuel. At ang ginawa mong pagtalikod sa asawa mo ay isang malaking kasalanan. Handa ko pong harapin yun, Ma. Ay sana hindi mo ito pagsisihan sa huli. Mr. Romantiko. Mr. Romantiko, naghiwalay na kami ni Manuel, pero nakaramdam ako ng guilt sa ginawa ko. Labis din ako nag-alala sa kanyang kalagayan, lalo na nung malaman kong sobra siyang nagpapabaya sa sarili. Handa na po yung agansa ay baba. Tara na, kumain na po tayo. Salamat na lang, anak. Wala akong ganang kumain. Ma! Huwag niyo sirain ang buhay niyo sa walang kwentang babae na yun. Iniwan niya na kayo para maging masaya siya sa piling ng iba. Kalimutan niyo na lang yun. Pwede ba? Iwan mo muna ako. Hindi. Tsaka hindi pwedeng hindi kayo kumain. Alam niyo naman na masama sa kalusugan niyo kung magpapalipas kayo ng pagkain. Kasi, pa, hindi naman kasi kayo nakinig sa akin noon. Unang kita ko palang dyan sa Clarissa na yan, alam niyo, ramdam ko nang hindi siya magiging mabuting asawa. Oh, hindi nga ako nagkamali. Tama huwag ako. Huwag muna akong sisihin. Hindi ko po kayo sinisisi. Ang sa akin lang, huwag na kayong magpakabaliw sa babaeng yun. Nabuhay kayo nang wala siya. Alam kong magagawa niyo ulit yun. Kapa, please. Pakiusap naman. Magpakatatag naman kayo. Sa totoo lang, mas nasasaktan ako ngayon sa nakikita kong ganyan yung kalagayan. Siguro nga kala nung asawa niyo, may cancer talaga kayo. Kaya iniwan kayo. Pero pa, hindi pa po katapusan ng mundo. Huwag niyong hayaan na mabalot kayo ng mga problema. Kailangan niyong bumangon. Lakasan yung loob niyo. Pakiusap, please. Hindi lang ito para sa inyo, kundi para na rin sa anak niyo. Clarice, pasensya ka na, na-late ako nang dating. Okay lang. Hindi ka naman na-late sa usapan eh. Maaga lang akong dumating dito sa dalampasigan para magmuni-muni. Mukhang mabigat ang problema mo. Nag-aalala ako sa asawa ko. 4 na araw ko na siyang hindi nadadalaw mula nung umalis ako. Gusto ko sana siyang dalawin kaso palagi nakabantay ang stepdaughter ko. Sigurado ko'y pagtatabuyan lang ako nun. Clarissa, gusto mo pa rin bang magkaroon tayo ng tunay na relasyon? Oo naman, Benny. Tinatanggap kita bilang kasintahan ko. Mahal na mahal kita. Salamat, mahal. Pangako. Sisikapin kong alisin ang lungkot at pangamba sa iyong puso. Gagawin ko ang lahat para maging mabuting karelasyon ako. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon at iguhit na muli ang nakaraan. Sana'y kaya kong baguhin lahat sa nakalipas nating kasaysayan. Clarice, anak. Halika na. Kaya na tayo ng agahan.
Malalim na naman ang iniisip mo. Ma, huwag kayong magagalit. Pero kagabi naging official na yung relasyon namin ni Benny. Bahala ka. Desisyon mo yan. Wala ako magagawa. Uy, bakit hindi ka pa rin masaya? Nagawa mo naman ang gusto mo. Nakukonsensya pa rin ako kapag naaalala ko si Manuel. Napapanaginipan ko siya. Umiiyak. Nagpapaalam. Kagabi na panaginipan kong patay na raw siya. Pagising ko, napaiyak ako sa sobrang lungkot. Alam mo, anak, sa totoo lang, tutol ako sa ginawa mong pakikipaghiwalay sa iyong asawa. Pero dahil sa buhay mo yan, hinayaan na lang kita. Kung ano man yung nagawa mong desisyon ngayon, panindigan mo. Iniwan mo ang iyong asawa para sumama sa ibang lalaki. Panindigan mo. Ngayon, kung inuusig ka man ang iyong konsensya, yun ay dahil kasalanan mo. Nagre-reklamo ka kay Manuel noon kasi hindi siya marunong bumangon sa pagkakadapa. Pero ikaw, ang dali mong sumuko sa pagsubok. Nang iwan ka pa. Oh, anong pinagkaiba ninyong dalawa? Wala. Pareho lang kayong duwag na harapin ang problema. Manaman. O, totoo yun, Clarice. At least, sa kabila ng problema nyo, hindi nagtangka si Manuel na hiwalayan ka. Eh, ikaw, anak, sumuko ka kaagad sa problema at iniwan mo ang asawa mo. Tapos, naghanap ka pa ng ibang lalaki para mailigtas ka lang sa problema mo. Ma, kung alam ko lang na mangyayari ito, hindi na sana kita pinilit na pakasalan si Manuel. Mr. Romantiko. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon. Mr. Romantiko, napagsabihan ako ng aking ina dahil sa pag-iwan ko kay Manuel. Sana kalipas nating kasaysayan. Oh. Happy first anniversary, Clarice. Same to you, Benny. Masaya ako ngayong first anniversary natin. Kasi dami natin pinuntahan. Alam mo, bala ko sanang mamasyal tayo sa Kapitolyo. Kaso bukas may trabaho ka. Kaya dito na lang kita dinala. Ayos naman sa akin itong lugar na to. Masaya. At saka magandang mga tanawin. Gusto ko sanang maikasal tayong dalawa. Kaso hindi pwede. Papel lang naman ang kasal. Ang importante, nagmamahalan tayong dalawa. Pwede naman tayo maging maligaya kahit hindi tayo kasal. Pero kung sakali mang pwede na tayong ikasal, yayayain kita agad. Ang tanong ko lang, tatanggapin mo kaya ako bilang asawa? Oo naman. Kung noon pa tayo nagkakilala at inaya mo kong magpakasal, tatanggapin ko agad at magiging proud ako na tawaging misis mo. Salamat, Clarice. Kahit maraming tutol sa ating relasyon, nandyan ka pa rin at ipinaglalaban ang pagmamahalan natin.
dahil nagmamahal na naman tayo, Clarice. Alam mo bang matagal na akong sapit na sapit sa'yo? Halika. First time natin gagawin ito. Huwag kang magkalala. Magiging masaya ang gabi natin. Sandali. Ano ba? May problema ka ba, mahal? Penny, nakukonsensya kasi ako. Bakit naman? Hindi pa ako handang makipagtalik sa'yo. May asawa ako. Kasal pa kami. Pero hiwalay na kayo ni Manuel. Ang pangit pa rin tingnan. Benny, mahal kita. Kaya lang, parang uusigin ako ng Diyos kapag ginawa natin to. Oo, may relasyon tayong dalawa. Kaso... May natitira ka pa rin bang pagmamahal kay Manuel? Benny... Irerespeto ko kung hindi ka pa rin handang makipagtalik sa akin dahil kasal ka pa sa iyong asawa. Hindi lang naman sex ang sukatan ng pag-ibig ko sa iyo. Makasama lang kita ngayong gabi. Masaya na ako. Salamat sa pangunawa. Yung cellphone mo nakitinig. Oo nga. Teka, titingnan ko. Ay, si Ronaline. Hmm? Siyang tumatawag. Teka, sandali, Benny, ha? Kakausapin ko lang yung stepdaughter ko. Hello? Hello, Clarissa? Ronaline, bakit napatawag ka? Ayoko sanang gawin ito, pero gusto ko malaman mo. Stroke si Papa nung isang araw. Naka-confine siya ngayon sa ospital. Ano? Kumusta na si Manuel? Huwag ka mag-alala. Nagkamalay na siya. At ikaw ang bukang bibig. Palagi. Kung okay lang sa'yo, dalawin mo naman si Papa na asawa mo. Mahal na mahal ka niya, Clarissa. At alam ko, ikaw lang ang sagot para bumuti ang kanyang lagay. Sige, Ronaline. Pupuntahan ko dyan si Manuel. Hintayin niyo ko. Mr. Romantiko. Sayang, ngayon lang tayo nagkatapos. Mr. Romantiko, nagka-mild stroke at na-confine si Manuel sa ospital. At ako na ang nagbantay at nag-alaga sa kanya. Yun kasi ang isa sa obligasyon ko bilang asawa. Hindi muna ako pumasok sa trabaho at naging madalang ang pagkikita namin ni Benny. Bagamat may komunikasyon pa rin kami ni Benny sa messenger, kitang-kita ko sa mga mata ng aking asawa ang hirap ng kanyang pinagdaraanan. Kaya napagdesisyonan ko munang manatili sa kanyang tabi hanggang sa bumuti na ang kanyang lagay. Kalayaan pang umibig. Ayan. Naubos mo na rin ang pagkain mo. Eto, uminom ka na ng tubig. O ano? Kumusta na lagay mo? Eto, medyo bumuti na ang lagay ko. Magaling ka kasing mag-alaga. Kala ko, pababayaan mo na ako. Asawa pa rin kita, Manuel. May obligasyon ako sa'yo. Pero pag magaling na ako, iiwan mo uli ako. Tawarin mo ko kung nagawa kong iwan ka sa gitna ng malaking pagsubok. Patawarin mo ko kung ibinaling ko sa iba ang aking pagmamahal. Clarissa. Kung papayagan mo ko, handa akong manatili sa tabi mo. Handa akong punan ang lahat ng mga naging pagkukulang ko. Sana tanggapin
mahalin mo ulit ako bilang asawa mo. Mahal na mahal kita, Clarissa. Pangako, hindi na ako aalis sa tabi mo. Magiging mabuting asawa na ako sa'yo. Kanina ka pa walang kibo. Ah, kumusta na si Manuel? Maayos na ang lagay ng asawa ko. Katunayan, nakauwi na siya sa bahay. Ba, magandang balita yan. Penny, nag-desisyon akong bumalik uli kay Manuel. Ganun ba? Ibig bang sabihin yan? Paano na tayo? Kasal pa rin kami ni Manuel. May obligasyon pa ako sa kanya. At saka, aaminin ko sa'yo, mahal ko pa rin siya. Eh ako, ano na ako sa buhay mo? Benny, pinag-isipan ko itong mabuti. Oo, mahal kita. At naniniwala akong ikaw ang soulmate ko. Pero pinagtagpo tayo ng tadhana sa maling panahon. Patawarin mo ko, Penny. Pero kailangan kong makipaghiwalay na sa'yo. Clarice. Naging mabuti kang kasintahan sa akin. Ramdam kong katapatan at pagmamahal mo sa akin. Pero mali itong relasyon na ito. Hindi lang sa mata ng batas, kundi pati na rin sa mata ng Diyos. Hindi mo ko deserve. Dahil hindi ko kayang ibigay sa iyo ang lahat. Pero tandaan mo, naghiwalay man tayo, tunay at totoo ang ipinakita at ipinaramdam ko sa iyong pagmamahal. Clarice. Kung noon pa lang pinagtagpo na tayo ng tadhana, gagawin kong lahat para maging mabuting asawa sa iyo. Sayang. Sayang talaga. Wala akong magagawa kung yan ang desisyon mo. Tatanggapin ko yan ang bukal sa kalooban ko. Salamat, Penny. Makikita mo rin ang totoo mong pag-ibig. There. Romantiko. Mr. Romantiko, labag man sa aking kalooban, tinuldukan ko na ang relasyon namin ni Benny. Masakit siyempre sa puso. Gabi-gabi akong umiiyak dahil sa naging mapait sa amin ang tadhana. Ang laki ng panghihinayang ko dahil dumating siya kung kailan may obligasyon na ako sa iba. Kahit na ilang beses ko pang ipanalangin na lumakad sanang pabalik ang kahapon, ay alam kong imposible na yung mangyari. At ang tangi ko lang masasabi ngayon, sayang. Sayang talaga. Clarissa,
Tama ang ginawa mong desisyon. Mahal ko si Benny, Ma. Naniniwala ako na sa ngayon, naguguluhan ka sa mga nararamdaman mo. Pero alam kong darating ang panahon na mapagtatanto mo na tama yung ginawa mong pakikipaghiwalay kay Benny. Hindi ko ipipilit sa'yo na pakasalan mo si Manuel kung hindi mo siya mahal. At lalong hindi ka babalik sa kanya kung si Benny talaga ang mahal mo. Nakita ko kung gaano mo kamahal si Manuel noon. At alam kong maibabalik mo rin yun sa kanya. Ma! Tama na. Tumahan ka na. Basta ang maipapayo ko lang sa'yo, mahalin mo si Manuel tulad ng pagmamahal na binibigay niya sa iyo. Hindi man siya perpekto, alam kong magiging masaya at mapapabuti ang pagsasama niyo basta't sabay kayong babangon at walang takot na haharapin ang anumang pagsubok na darating sa inyong buhay. Ako dito sa sala. Teka, kumusta na kaya ang asawa ko? Masilip ka. Si Manuel, natutulog pa rin. Teka, natutulog siya na walang unan at kumot. Manuel. Nakatulog ka na walang unan at kumot. Eto. Oh, salamat. Ako nang magkukumot sa'yo, ha? Ayan. Sa susunod, huwag kang matutulog na walang kumot at unan. Malalamigan ka niyan. Bukas na bukas pa naman yung bintana. Mahalaga pa rin pala ako sa'yo. Siyempre naman. Asawa kita. Sige, matulog ka na ulit. At matutulog na rin ulit ako. Sandali, Larissa. Bakit? Tutal, gising na rin naman tayong pareho. Pwede ba tayong mag-usap? Tungkol saan? Kaya ka ba bumalik sa akin dahil sa pagmamahal mo sa akin o dahil sa awa lang? Pareho. Mahal kita, Manuel. At ayoko nakikita kang naghihirap o nasasaktan. Hindi ko kaya. Oh, Clarissa. Ibabalik ko sa'yo ang tanong. Mahal mo pa rin pa ako. Alam mo, pagkamatay ng unang asawa ko, wala akong ibang minahal na babae kundi ikaw lang. Hindi ko kailanman naisip na tumingin sa iba. Hindi ako nagtaksil at lalong hindi ko inisip na makipaghiwalay sa'yo. Dahil para sa akin, ikaw lang ang kaisa-isang babaeng bumubuo ng buhay ko. Ikaw lang ang lakas ko. Ikaw lang ang dahilan. Kaya patuloy pa rin akong lumalaban para mabuhay. Manuel. Patawarin mo ako kung naging mahina ako noon.
kung madali akong sumuko. Nung nawala ka, napagtanto ko lahat ng mga sinabi mo. Pinilit kong bumangon. Sinikap kong ibalik ang dating pagnanais kong mabuhay ng masaya. Kailangan ko lang maging matapang sa pagharap sa bawat pagsubok ng buhay. Kaya nung bumalik ka sa akin, ipinangako ko sa sarili ko na magbabago ako. Para hindi lang ikaw ang mag-isang haharap sa pagsubok, kundi kasama mo ako. Salamat, Manuel. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo, Clarissa. Dahil binigyan mo ako ng second chance. At promise, walang sakit ang magpapatumba sa akin. Mr. Romantiko. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon at iguhit na At yun na nga, Mr. Romantiko. Muling nanumbalik ang pagmamahala namin ni Manuel. Magkasama namin hinarap ang mga natitirang pagsubok sa buhay namin. At sa awa ng Diyos, nalampasan namin yon. Maliban na lang siguro sa sakit ni Manuel. Ganun pa man, ipinakita at ipinaramdam ko kay Manuel na hindi siya nag-iisa sa laban. Dahil kasama niya ako na asawa niya. At kahit na may pagkakataon na nanghihina si Manuel at nako-confine sa ospital, hindi kami pinababayaan ng Diyos. Kumusta na ang aking pinakamamahal na asawa? Eto, biglang gumanda ang pakiramdam ko dahil nakita uli kita. O nga pala, kaka-check up lang sa akin ang doktor. Kanina, sabi niya medyo tatagal pa raw ako dito sa ospital. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat, Manuel. Ang tagal mong nawala. Saan ka ba galing? Nandito lang ako sa ospital. Ang totoo niyan, kausap ko yung doktor mo. Tinanong ko sa kanya kung maaari ba tayong magkaanak. Anong sabi ng doktor? Sa lagay mo, mukhang hindi pa pwede. Pero huwag kang mag-alala. Since hindi pa naman malala ang sakit mo, may pag-asa ka pang gumaling. At doon, pwede na tayong magkaanak. Oh. Ikaw, gusto mo ba? Oo, siyempre. Gustong-gusto kong magkaroon tayo ng anak. Kaya nga, pilitin mong gumaling ka. Magpalakas ka. Matutupad ang nais nating magkaroon ng anak. Dahil walang imposible sa Diyos. Salamat po sa binibigay ninyong suporta sa akin. Masaya ako ngayon kasi dininig ng Diyos ang mga panalangin ko na sana'y maging maayos at masaya ang pamilya ninyo. Ma? Oh. Bakit parang natulala ka dyan? Sino ba itinitingnan mo? Si Penny. Ha? Kapapasok lang dito sa fast food. May kasamang babae. Alin? Yung matangkad na lalaking nakakrukat ang buhok? Opo. Magka
nakaholdingan sila ng babae. O siguro yung girlfriend niya yun o asawa. Buti naman. At nakita na niya ang tunay niyang pag-ibig. Masaya ako para sa kanya, Ma. Mukhang nakagawian mo nang magpalipas ng oras dito sa dalampasigan. Pinagmamasdan ko lang ang paglubog ng araw. At saka, baka ito na rin ang huli kong punta dito. Anyway, nung isang buwan, nakita kita sa fast food, may kasama kang babae. Yon? Girlfriend ko yon. Clarice din ang pangalan niya. Wow! Katukayo ah. Kailan pa kayo? Tumansago lang. Pero masaya ako sa piling niya. Katulad mo rin siya. Mabait, maalaga, understanding, mapagmahal. Mabuti at nakita mo rin ang pag-ibig mo. Ang totoo niyan. Baka, nung araw na nakita mo kami sa fast food, ikagagaling lang namin sa doktor. Sinamahan ko yung girlfriend kong magpa-check up. Buntis kasi siya eh. Clarice, magiging tatay na ako. Congrats! Masaya ako para sa inyo. Salamat. Teka, bakit ka nga pala nandito sa dalampasigan? Ang alam kong bumupunta ka lang dito pag may problema ka eh. Pumunta ako dito para magpaalam sa lugar na ito. Nakahanap na kasi ko ng trabaho sa Pampanga na nag-o-offer ng scholarship sa mga gustong makapagtapos ng pag-aaral. Kasama kong girlfriend ko papunta ng Pampanga. Baka doon na kami manirahan forever. Paano na yung tricycle mo? Ibinenta ko na sa kaibigan ko. Ganun ba? Okay. So, good luck. Sana makatapos ka ng pag-aaral at maabot mo ang mga pangarap mo. Salamat. Salamat, Clarice. Masaya ako at naging parte ka ng buhay ko. Sige. Bye. Sana'y maaaring ibalik ang kahapon at iguhit na muli ang nakaraan. Sana'y kaya kong baguhin lahat. Sana ka... Mister... Sayang, ngayon lang tayo nagkatagpo. Mr. Romantiko, sa ngayon ay wala na akong balita pa kay Benny. Pero hangad ko na sana magtagumpay siya sa kanyang buhay. Samantala, maayos na ang lagay ni Manuel ngayon. Hindi ko masasabing tuluyan na siyang gumaling, pero bumalik na ang dati niyang sigla. Patuloy ako sa pagtatrabaho dito sa Mariveles Freeport area, habang si Manuel naman ang siyang namamahala sa aming online business. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking liham. Hanggang sa muli, lubos na gumagalang, Clarissa. Nasusunod ang puso. Sa larangan ng pag-ibig ay sadyang maraming pagsubok na dumarating sa ating buhay. Subalit bakit kinakailangang sumuong tayo sa isang relasyon na batid natin hindi magtatagumpay sa bandang ito? Dahil tayo ay mayroong natapakan. Kapag dumating ang sandaling yun, kalamang hindi mapagtatanto na ang nararamdaman natin ay sadyang nakapanghihinayang. Ang mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit Amor, Phil Cruz, Lionel Benamin, Soundman Jerry Mucha, sa musika ni Boboy Salonga, Technician Eric Lucero at Bong Muyar,
Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Krishna Sayang sa direksyon ni Rosana Villegas. Ang pag-ibig na katulad mo. Mga giliw naming taga-subaybay, muli ko po kayong inaanyayahang pakinggan ang mga susunod pang pagtatampo ng ating palatuntunan hanggang sa muli. Ako po ang inyong Mr. Romantiko. Pagsubay.